Sa mga unang taon ng American regime sa Pilipinas noong 1899, ang Bureau of Immigration ay umunlad mula sa Division ng Bureau of Customs. Ito ay alinsunod sa Act No. 702 ng Philippine Commission. Ang pamahalaan ay naging abala sa pagbuo ng katungkulan sa customs na nakatutok sa mga kalakal kaysa sa pagkontrol at pagpapatupad ng regulasyon ukol sa pagdating at pamamalagi ng mga dayuhan sa bansa. Nanatili ang pamamalakan ng immigration hanggang 1937 at ito ay nailipat bilang isang sangay ng Bureau of Labor. January 22, 1940, isinagawa ang ikalawang National Assembly ng Philippine Commonwealth at pagsasabatas sa Philippine Immigration Act of 1940 na nilagdaan ng Presidente ng Amerika at lumikha ng Bureau of Immigration sa ilalim ng administrative supervision ng tanggapan ng Pangulo. Kalaunan sa pagsasaayos ng plano ng gobyerno, ang Bureau of Immigration ay inilagay sa ilalim ng pangangasiwa at control ng Department of Labor dahil sa pagdami ng foreign labor. August 1948, ang administrative control ng Bureau ay ibinalik sa Department of Justice kung saan ito ay nananatili hanggang ngayon. Ang mga services ng Bureau of Immigration, alamin kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang organisasyong ito. Thank you very much, Jinky. Alam po ninyo, maraming serbisyo ang pamahalaan na para ma-maximize natin, kinakailangan nating maunawaan. Tsaka para alam natin kung kanino tayo hihingi ng saklolo. Minsan kasi humihingi tayo sa maling ahensya. Samantalang nandiyan naman yung tamang ahensya, nag-aabang lamang ng ating paglapit. Ang ating pong ahensyang guest ngayon ay ang Bureau of Immigration sa pangunguna ni Attorney Siegfried Mison, ang commissioner mismo. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din po at magandang hapon sa lahat yung mga taga-panood. Alam niyo sir, we are so happy that you're here. Kasi ang Bureau of Immigration parang nasa sideline siya dahil sa unless meron kang kamag-anak na uuwi o kaya ikaw ay magto-travel, parang walang pakialam ang general population natin sa Bureau of Immigration. Parang gano'n na rin po dahil talaga ang mandate po namin talagang pang foreign nationals lang. Right, but then again, ang serbisyo natin ay ang gwardyahan yung mga pumapasok at bantayan din yung mga hindi dapat makalabas sa ating bansa. Totoo po yan. Okay. Now sir, I was asking you before we went on cam kung ilang kung gano'n na kayo katagal dito sa sa opisina. Magtatatlong taon na po, pero bilang commissioner magtatlong buwan at dalawang araw pa lang po. Okay, now, first question, straight from the horse's mouth. Ano ang pangunahing mandato ng Bureau of Immigration in connection to our sovereignty? Yung mission po namin, very simple lang, mm-hmm. to control and regulate the movement of persons to, yung papasok, mm-hmm. from, yung palabas, mm-hmm. and within the country in contributing to national development. Okay. So yung mga papasok, sisiguraduhin po natin good guys lang po makapasok. So, ang tema po namin is good guys in, bad guys out. Okay. Ganun po kasimple. Simple lang. Opo. Okay. So, yung nga po sinabi nyo kanina, talagang tagabantay ng ating borders. So, kung yung lehitimong turista, lehitimong investor, pumunta po rito, bilisan po ang proseso. Okay. Para matuwa naman sila sa ating bansa. Yung bad guys, stop talaga. Yung palabas naman po, ganun din naman. Ito naman po yung mga Pilipino, Pilipina, na maaari pong biktima ng trafficking, mm-hmm. hindi rin po namin palalabasin. Mm-hmm. Yung mga pugante po, mga fugitives mm-hmm. na sinabi po ng Department of Justice o ng mga korte na huwag palabasin sa bansa, babantayan din po namin yan. Okay. Of course, malaki ang papel din ng komisyon dahil sa meron tayong extradition treaties sa ilang mga bansa. Pangunahin na dyan, of course, pinakamalaki ang Estados Unidos. Now, bukod pa ito doon sa issue na kasi ito yung extradition, may nagawang krimen or akusado sa Amerika, tumakbo dito, hindi sila pwede magtago dito. Tama po yun. Okay. Dahil may proseso na po ang extradition na ginagawa, nag-apply po yan sa state to state po yan, depende po sa treaty. Pero ang nangangasiwa po niyan ay yung ating Department of Justice. Mm-hmm. Yung sa amin lang yun po, the moment merong yung tao, kung fugitive man o hindi, mm-hmm. pero meron siyang immigration violation, yan po ginagawa namin, deportation naman po. Okay, pupuntahan natin yung deportation na yan kasi ay nakakatuwa na, hindi naman nakakatuwa, kundi merong special na nakasasakop dyan. Hindi basta-basta pwede to because it can escalate into a diplomatic matter kapag hindi natin na-handle ng maayos. Tama po yun, sir? Tama po yun. Okay. Now, yung pong sa komisyon, nung unang na-create